Wala na, alas na yun. Puro karton. Ay, puro. Eh, ito yung isa yung plastic yun. Opo, dapat pong gagawa po namin. Ubas! Orange! Sila din ay nagugutom. Natatakot na sila ay mamamatay. Kain po, kain. Sa pandemic kasi, maraming uncertainty. During those times, tumataas din ang rate ng suicide. Hindi sila nakakatanggap ng food assistance or financial na pinangako ng Department of Labor. Wala po kami nakitang pagkain. Puro po karton. Water dispenser. Bawa ko. Isa pa tos. Tos. Ito. Ha? Ito. Buong hapin yan. Anak. Kami. Pwede ba ito? Sa gitnang silangan, nag-conduct kami ng survey among 5 different companies. Kung saan over 500 OFWs natin ay nagtatrabaho. Sila din ay nagugutom, natatakot na sila ay mamamatay dahil sa kagutuman. At wala silang testing sa labas ng bansa. No? So hindi nila alam kung sila ay infected or not. Sa sulat niya, no, sinabi na niya na dahil sa COVID, sa conditions ng pandemic, nawalan siya ng trabaho, no work, no pay siya, at nagugutom na siya. Binanggit din niya na nakabili na siya ng ticket pauwi ng Pilipinas, pero ito ay na-cancel, no, dahil sa lockdown. Tayo nakikipag-ugnayan na sa DFA at sa embahada natin sa Bangkok patungkol dito, at syempre isinesaayos na rin yung magbabalik dito sa Pilipinas. Ito sa mga facility na inikot ng Migrante International para mabigyan ng additional relief assistance. So, kababaihan siyang migrante na nagpakamatay, no, dahil nga doon sa conditions na sinapit nila doon sa quarantine facility, at ang tagal din nilang hindi nakauwi. Isang importanteng prevention for suicide yung support system natin. So pag malayo sila sa pamilya nila, yung homesickness, no, pwede din yun magbigay kasi ng sobrang pagkalungkot. Isa ding risk factor sa suicide kasi yung sudden change or sudden loss. Minsan, pagka bumalik sila, syempre, yung pag-aalala nila tungkol dun sa nabawasan yung kanilang income. Thank you.
ang mahirap pag-pandemic, yung mga kadalasan na coping mechanism natin nawawala. Lalo na dito sa sitwasyon ngayon na sinasabi, ina-advise tayo mag-physical distancing. Eh, ang isang pinaka magandang pag-prevent ng suicide, yung support system natin. Sa mga OFW, makakatulong talaga yung sense of community nila. Kung malapit sila sa isa't isa, constantly may communication sila sa isa't isa, kahit physically distanced, pero socially connected pa din. Tayo ay nakikipag-coordinate sa manning agencies. Tayo naman ay nabibigyan ng ulat ng mga manning agencies at sila din mismo ay nagpa-facilitate ng kanilang mga counseling programs. Bakit hindi gumawa ng komprehensibong plano? Maari bang mag-set up or mag-deploy ang ating Philippine government ng team to reach out doon sa ating mga stranded OFWs abroad to give them the health services that they need, which includes addressing their mental health concerns, which can be in the form of psychosocial counseling. Nagre-ready na ibang mga kasama natin. Kita ba? Kaya paano? Sanay din naman na parang mag-isa, parang ganon. Meron naman internet. Kaya nakakapag-communicate ka sa pamilya mo. Gusto mo mag-manood ng mga movies, upload. Diyan na rin pumasok yung parang pagbablog. Kasi wala ka naman ibang gagawin. Pwede mo na pasukin mo ng mga online na pwede gawin. Yo, what's up? If you need help, you talk to the people around you. Pwede naman yung ganitong virtual communication eh. And there's also other platforms that offering online counseling or therapy. Yung iba free. Meron din mga crisis hotline. Why not grab it? Importante talaga, number one, is self-awareness. If you feel like there's something wrong with me, don't babysit the feeling. Second, express how you feel. Talk to the people that you trust. Kung hindi ka pa ready for a professional, then talk to people that you know who can understand. And ma-validate lang kung tama ba yung nararamdaman mo. May anak din ako na ano, sinusuportahan para syempre sa mga gatas nila. Kasi yung wife ko naman, wala naman din ganung, wala din trabaho. Antay lang, patient lang, antay lang talaga. Yung sheer volume ng OFWs na minamanman na natin, that is something new to us. Lahat tayo ay bago dito sa pandemya na ito, but we are trying our best to cope with the situation. Umaasa sa liwanag ng umaga na muli tayong magkikita. Nakapikit, pilit na kumakapit na para bang gusto kong magpasalamat sa mga OFW dahil talaga namang mga bayani kayo ng Pilipina, ng mga Pilipino. Sana na titreat kayo na bilang bayani. Karamihan kasi sa OFW, syempre, kahit yung pagtrabaho nila sa abroad, pagkadayo sa pamilya, ang unang-una nilang iniisip yung pamilya nila. Tao din kayo, so kailangan nyo alagaan yung sarili ninyo physically, mentally, and spiritually. Pero
tayo mga mental health helpline, 1158 helplines, the Red Cross. Meron din tayong libreng mental health advice or guidance. Meron din ito kayo in coordination with the Department of Health. So yan po ang mga efforts natin. Meron tayong mga psychosocial counselors na umiikot. Yung National Center for Mental Health para tumulong sa mga OFWs. Gabayan yung mga OFWs natin sa quarantine facilities. Dahil sa kawalan ng kabuhayan, natanggalan ng sa trabaho, nabawasan ng sahod, o wala na talagang pera na maipapadala sa kanilang pamilya, kahit sila, nahihirapan na din silang mabuhay sa labas ng bansa. Kaya bawat araw na hindi sila nakapauwi, ito ay nadudulot sa kanila ng panganib sa kanilang buhay. Mahalaga yung sama-samang pagkilos. Doon talaga namin nakikita na nagkakaroon ng lakas loob ang ating mga OFW sa kalagitnaan ng ganitong panahon, no, na pandemya.